Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, bilang isang simbahan, bilang isang pamilya, upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo ay tinatawag ng Panginoon na laging maging handa upang tayo'y maging kabahagi ng Kanyang kaharian sa langit. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahalag Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan na naghahanap sa kanya. At nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya'y magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya't matatahimik ang iyong kalooban. Pagkat hinahanap niya ang mga karapat-dapat sa kanya at makikita kanya saan ka man naroroon. Siya'y maamo at sasamahan kanya sa bawat iniisip mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, iyong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa sangtuwaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdang ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit, napapuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Lamang ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan
tungkol sa mga namatay na. Nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng mga namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitay na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam nang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya,
sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang oras ni ang araw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sereno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat inanyayahan tayo at mahal tayo ng Diyos. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Itong buwan ng Nobyembre, kung mapapansin ninyo, ipinapaalala sa atin ng liturhiya at mga pagbasa ang katapusan. Kaya nga't nang panimula ng Nobyembre, inalala natin ang lahat ng mga banal na nasa langit at ipinapaalala sa atin tayo rin katulad nila tungong langit, biyaheng langit, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Sino rito ang gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. Ayan, yung hindi magtaas ng kamay, ikaw din, baka mangyari ang gusto mo. Pero lahat tayo gusto natin pumunta sa langit. At ang paraan dito ay matulad sa mga banal. Ngunit, nung ikalawang araw ng Nobyembre, ipinaalala din sa atin, bago tayo pumunta sa langit, kaya nga siguro yung iba, parang ayaw muna magtaas papuntang langit, sapagkat alam nila, para makapunta ka sa langit, ang kailangan muna, mamatay ka. Kaya ayaw muna pumunta ng langit. Kaya sabi ni iba, mauna na ho sila. Kasi nga, ayaw pa muna nating mamatay. Ngunit ipinapaalala din sa atin, lahat tayo mamamatay. Una-una lang. Panapanahon lang. Kaya nga, magpahanga ngayon, ipinagdarasal pa natin ang mga mahal natin sa yumao. Ang mga nauna na sa atin. Sa ayaw nyo man at sa gusto, darating ang araw, ang mga pangalan na natin ang isusulat diyan at iuhulog diyan. Sana nga may makaalala na maisulat yung pangalan natin. Kaya, pakabait ka na rin. Alagaan mo na yung mga bata dahil sila ang aalala sa atin. Magpapadasal, magpapamisa sa atin. Huwag tayong matakot, mga kapatid, sapagkat gaya nga ng ipinakita ng ating mahal na poon sa Ebanghelyo ngayon, sa talinghaga, ang langit, ang kaharian, gaya rin ng ipinakita sa aklat ng pahayag, ang huling libro sa Biblia, ang larawan daw ng langit ay isang kasalan at handaan. Oh, matatakot ka ba nun? Ang langit daw parang handaan. Di ba lahat naman tayo aminin, gustong-gustong pumunta sa handaan. Kahit hindi ka nga imbitado makikiangkas ka. Dala-dala pa ang Tupperware.
makikisharon ka dahil may pabaon pa. Balutin mo, ika nga, ng kanta. Lahat tayo gusto maging bahagi ng handaan. Kasalan. May mga ibang tao, alam ko, bihirang-bihira magsimba. At isa sa mga okasyon na nakapapasok sila sa simbahan ay dahil kailangan nilang dumalo ng kasalan. Pansin na pansin ko yan, pag nagkakasal ako, damang-dama mo, kalahati na nagsisimba. Alam mo, parang ngayon lang uli nagsimba. Hindi sumasagot, hindi alam kailan uupo, luluhod. Kasi nga, doon lang uli nakabalik. Kung walang kasalan, hindi pa babalik ng simbahan. Ang sunod na balik, punerarya na niya. Siya na ang ililibing, ang sunod na balik sa simbahan. Wag naman sana. Pero, tandaan natin, ang langit, ang kaharian ng Diyos, parang kasalan. Parang handaan. Kaya nga, pag ako'y nagmimisa sa patay, lagi ko sinasabi sa mga tao, alam nyo, kung tatanungin nyo yung mga yumao, babalik pa ba sila dito sa lupa? Naku, sasabihin nila, kayo na lang dyan. Hindi na ako babalik dyan. Kahit mahal na mahal nila tayo, hindi na babalik dito sa lupa ang mga yan. Hindi nila ipagpapalit ang kaligayahang kasama ang Panginoon. Hindi nila ipagpapalit ang kagalakan na maging bahagi ng hapag ng Panginoon. Kaya nga tayo nagsisimba linggo-linggo, nagpa-practice na tayo sa handaan at hapag ng Panginoon. Kaya kayo narito, linggo-linggo, kung di araw-araw, sinasanay na natin ang sarili natin sa langit kasama ang Panginoon. Sa kasalan, sapagkat tayo'y ikakasal sa Kanya, sapagkat wala tayong ibang mahal higit sa lahat kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Handaan, kasalan. Tingnan mo nga yung katabi mo ngayon. Mukha bang handa na sa kasalan at handaan yan? Mukha bang panghandaan yan? Mukhang gutom na siguro, kaya pwede na sa handaan yan. Mukha bang masaya mo? Mukhang panghanda ba itsura niya o mukhang panglamay? Dahil nakasimangot. Kaya ngiti-ngiti naman. Kasi sa langit, handaan, kasiyahan ang ating dadaluhan. At sabi nga ng poon sa Ebanghelyo, babalik siya katulad ng lalaking ikakasal upang sunduin tayo. Napansin niyo sa talingaga yung 10 birhen, 5 raw ay matalino, 5 daw ay hangal. Nung dumating yung lalaking ikakasal, hindi nila alam ang oras. Kaya anong nangyari? May dala silang lampara? Kailangan nakasindi kasi baka lalo na sa gabi darating yung lalaking ikakasal na simbolo ni Jesus Nazareno. Pero hindi nila alam ang oras, kaya ano nangyari? Nakatulog sila. Kaya nung dumating ang Panginoon, kailangan nilang gisingin. Napansin niyo yung larawang iyon? Nahimlay sila. Yun yung mga yumao. Ganun daw tayo kasi mangyayari ito sa dulo ng panahon. Kaya tayong lahat nakahimlay na. Doon babalik ang Panginoon at doon tayo gigisingin lahat. Tingnan mo nga yung katabi mo, gising pa ba? Sabi mo sa kanya, gising na. Baka dumating na ang Panginoon. Maging handa ka. Pero alam niyo mga kapatid, hindi lang kailangan gising. Gising ka nga, katulad nung 5 hangal, ang tanong, may liwanag ba yung lampara mo? May ilaw ka bang dala? Kasi gising din yung 5, pero hindi sila nakapasok. Bakit? Nung dumating sila, mawawala na yung sindi ng lampara.
Hindi lang pala gising, pero dapat gising ka rin. Pero mas mahalaga pala, may liwanag kang dala. At anong naaalala natin sa tagpong ito? Naalala nyo ba yung panahon ng tayo'y binyagan? O yan, di ba? Kanina sabi ko, dumadalo sa kasalan. Yun din, dumadalo sa binyagan. Yan lang, ito lang yung mga panahon ng ibang tao pumapasok sa simbahan eh. Binyag, kasal, libing. Natandaan niyo yung binyag? Pagkatapos buhusan ng tubig, pagkatapos pahira ng langis, pagkatapos magsuot ng puti, anong susunod? Magbibigay ng kandila. Diba? Karamihan siguro sa inyo, mga ninong at ninang. Nagninong at ninang na sa binyag. Kinakabahan na ngayon, malapit na Pasko. Kinahanap na kayo ng mga inaanak ninyo. Pero nung inaabot yung liwanag ng kandila, anong sabi ng pari? Mga magulang, ninong at ninang, ipinagkakatiwala sa inyo ang liwanag ni Kristo. Ang batang ito ay niliwanagan ni Kristo. Manatili nawang nag-aalab ang pananampalataya hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Pansinin nyo, yung bahaging iyon ng binyag hango sa Ebanghelyo ngayon. Sa pagbabalik ng Panginoon, manatili nawang nag-aalab ang pananampalataya. Kaya, sa pagbalik ni Jesus sa sareno, anong hahanapin niya sa atin? Gising ka, handa ka, at nagliliyab ang iyong pananampalataya. At pag sinabi nating pananampalataya, hindi lamang ito pagsisimba o pagdarasal o pagpoprosisyon. Ito ay ang buhay na ugnayan sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya, nagmamahal tayo sa Kanya, at dahil doon, nagmamahal din tayo sa ating kapwa. Tumutulong tayo sa ating kapwa. Itinataguyod natin ang katotohanan, katarungan, kapayapaan sa sambayanan. Iyan ang ibig sabihin ng nag-aalab na liwanag, buhay na pananampalataya. Ngunit pansinin po ninyo, yung limang matatalino na may buhay na pananampalataya, hiningan nung limang hangal. Pengen naman nung langis, wala na kaming sindi. Pansinin nyo yung sabi nung lima, hindi pwede. Bakit hindi sila pinagalitan ni Jesus sa sareno? Maramot kayo, bakit di nyo binigyan yung limang hangal? Bakit parang dito, parang hindi pinagalitan yung madamot? Di ba, laging sinasabi sa atin, huwag kang madamot, magbigay ka. Pero bakit yung limang matalino, hindi pinayagang bigyan yung limang hangal? Dahil mga kapatid, ang pananampalatayang buhay, hindi pinapahiram. Hindi pwedeng galing sa iba. Dapat galing sa'yo. May mga bagay sa buhay na hindi pwedeng hiramin. Pagharap natin kay Jesus sa sareno, ang dapat nating ibigay sa Kanya, yung galing sa atin. Yung pananampalataya, opo, tutulungan tayo ng magulang natin. Tutulungan tayo ng mga madre't pare, ng mga katikista, ng mga taong simbahan. Pero sa bandang huli, ikaw mismo ang magsasabuhay ng pananampalatayang yan. Hindi mo pwedeng hiramin. Kaya ngayong araw na ito, ipagdasal natin, maging buhay at personal ang ating pananampalataya. Di lang minsan tayo nakakatagpo, ngayon nagsimba kayo,
Siguro kanina inaaya mo yung asawa mo, yung anak mo. Pero siguro inaantok pa yung asawa mo. May hangover pa kagabi. Yung anak mo naman siguro busy, may trabaho pa kahit Linggo. Ano minsan sabihin sa iyo ng ibang tao? Isimba mo na lang ako ha. Idasal mo na lang ako ha. Bakas na lang ako. Dalawang beses ka na magsimba para yung isa sa akin. Hindi ho pwede yun. Hindi pinapahiram ang kabutihan, ang pananampalataya, ang pagsunod sa Diyos. Pag magbibigay ka sa mahirap ha, yung kalahati nun, sabihin mo kay Lord, charge na lang sa akin, hati tayo sa abuloy mo ha. Ikaw na lang magbigay. Ikaw na lang ang mag-serve para sa akin. Hindi ho pwede yun. Siguro sa simula, gagawin natin yun para sa kanila. Kaya ngayong araw na ito, ngayong misang ito, pagdasal natin yung malapit sa buhay natin na gustong-gusto na nating dalhin ditong magsimba. Yung mahal natin sa buhay na gusto nating magkumpisal na, magbalik loob na sa Diyos. Siguro ngayon, ikaw munang nagdadasal para sa kanila. Pero hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan dumating ang oras, sila na rin ang pumunta at manalig at magbalik loob sa poon. Pagdasal natin sila ngayon para sa gayoy, pagdating ng panahon, nagliliwanag ang kanilang pananampalataya. May mga bagay na hindi pwedeng ipahiram. Kailangan galing sa atin. May mga bagay ding hindi pwedeng agad-agad. Katulad nung limang hangal, gusto nila, may langis na sila. Ang ugnayan sa Diyos, hindi agad-agad. Kaya nga tayo narito Linggo-Linggo. Kahit na minsan hindi natin pakiramdam magsimba, kahit na minsan hindi tayo karapat-dapat, bumabalik tayo. Sinisikap natin kahit parang aandap-andap na ang liwanag ng pananampalataya sa ating buhay. Lahat tayo dumadaan sa ganong panahon. Hindi naman sa lahat ng araw maliwanag ang buhay. May panganahon na parang binabayo ng unos. Di ba? Yung liwanag, pag ang lakas ng hangin, hirap na hirap sumindi. Ganon din yung pananampalataya natin. Pag may sakit sa pamilya, walang trabaho, may nag-aaway, maraming pagsubok, umaandap-andap ang liwanag na iyan. Kaya nga tayo lumalapit sa Kanya. Tulungan niyo po kami, manatiling buhay, manatiling nagliliyab upang sa iyong pagbabalik, matagpuan kaming na maaaring makapasok sa iyong kaharian. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa, mga kapatid. Maging handa, maging buhay ang pananampalataya. Mahal na po ang Jesus Nazareno, naririto po kami, iyong mga alagad, iyong mga deboto, nananabik, naghahanda sa iyong muling pagbabalik. Hangad namin, o mahal na poon, na maging bahagi ng iyong kaharian sa langit. Kaya tulungan niyo po kami, maging buhay ang aming pananampalataya, pagsunod at pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Pinagdarasal namin ngayon ang mga napalayo na sa iyo, ang mga mahal namin sa buhay na gusto naming magbalik loob na sa iyo. Hanggang dito lang ang kaya namin. Kaya tulungan niyo po kaming dalhin silang muli sa iyong piling. Dahil nais din namin silang makasama sa langit. Mahal na pong Jesus Nazareno, maraming pagsubok, aandap-andap minsan
ang liwanag ng aming pananampalataya. Pero mananatili kaming nakatindig, mananatili kaming naglalakbay, umaasa, sapagkat alam namin sa gitna ng kadiliman, nariyan po kayo lagi. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan-tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hilingin natin sa Ama na gawin tayong mapagmatyag sa lahat ng oras upang maging handa tayong salubungin ang pagdating ng Panginoon. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos, ay manatiling mulat sa kanyang karangalan bilang kabiyak ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan ay laging magsumikap na tuparin ang kanilang tungkulin, tugunan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap, nagugutom at walang tahanan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga reliyoso at reliyosa ay maging mga tunay na nagpapahalaga sa kaharian ng Diyos nang higit pa sa anumang bagay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nagdadalamhati at mga nababagabag ay magtiwala sa Panginoon na siyang pumawi sa luha ng bawat tao, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang mga nawalan ng mahal sa buhay ay magkaroon ng lakas at pag-asa sa kanilang pananalig sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panatilihin mo kaming tapat sa iyo upang maging karapat dapat kaming makibahagi sa iyong kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Magsipo muna lahat. Ay handog sa'yo.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ang unang aning bigay, ang anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dunay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, pangkapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, tinagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesucristong Panginoon at minamahal natin ang siyang magbabalik sa wakas ng panahon. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari Ulemester ng katawan ni Kristo at isubog at sibibig bago malisarapan ng pari Ulemester. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang umaga, ubos na ang walang.
panawagan para sa ordinasyon si Reverend Jesus E. Madrid Jr., nanak ni Ginoong Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth E. Madrid ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Pangbundok, Quezon City, na naglingkod sa ating tambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023, Sabado, sa Basilica Minor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo, Corner Beatario Street, Intramuros, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating cura paroko na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaaring makipag-unayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal si Reverend Jess. Salamat po. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2020 po ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga all source envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy natin ipagdasal ang mga mahal nating yumao, lalo na po yung ipinagkatiwala ninyong ipagdasal dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Salamat po sa pagpunta ninyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglinis at pag-ayos. Medyo marami-rami pa po tayong kailangan gawin sa ating simbahan. Sana po
marami pa ho ang tumulong, makipag-ugnayan lang po sa finance, lumapit sa akin, at salamat po in advance. Pinaghahandaan po natin ang deklarasyon bukod sa kapistahan, ang deklarasyon bilang pambansang dambana ang ating simbahan. Kaya sana po marami pa ang tumulong. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Muling magbabalik si Jesus Nazareno sa wakas ng panahon. Maging handa tayo at maihandog nawa natin sa Kanya ang ating buhay at personal na pananampalataya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.